So, magandang araw sa inyo mga boss. So, welcome back again sa Jana Workshop. Yan. So, for today video, may gagawin tayo mga boss na ano rito. Yung katulad nung sa live natin mga boss. So, bali nagpabrigay tayo ng perimeter fence. Yan yung ating perimeter fence mga boss. Yan. So, bali yung plano namin dito mga boss. Ito yung makikita nyo rito. Nag-iwan kami rito ng isang open. Yan. So, gagawin natin ng gate yan, mga boss. Yan. So, bali kung ano pa lang, kung bago pa lang kayo sa channel ko, at kung di pa kayo nakapag-subscribe, yan, subscribe nyo na yan. Tapos, click nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa lahat na gagawin natin video. So, yan, umpisa natin. Bali, bago tayo mag-umpisa, mga boss, yan, tutor ko muna kayo rito sa ginagawa namin. So, ito lang sinabi ko nung nakarang video. Yan, dito tayo gumagawa sa Antipolo, Alaminos. Yan, shoutout sa mga taga Alaminos. Yan, taga Antipolo. Yan, dito tayo ngayon sa third floor. So, kaya tayo magbubutas doon. Gawa ng, dito tayo sa taas. Yan, yung daan dito mga boss, yan, i-ano ko lang yung camera. Yung daan kasi mga boss, papunta dito sa ibabaw, yan, spiral. Yan, spiral dito. So, bali kung mag-akit sila ng gamit, mahirapan sila dito, mag-akit. Kaya, magbubutas tayo doon sa, yan, dito sa likod. Yan, likod ito. Yan yung open area, mga boss. Yan. Para, just in case na, magpapasok sila ng gamit, yan, dito na nila idadaan. Yan, halimbawa, papasok sila ng kama, yan. Hindi ka kasi sa daan na yun, dito na lang nila papadanin. Yan, hilahin na lang dito. Yan, kaya mas malaki yung ginawa natin na open. Opening nung pinto. Yan, yan ang ating gagawin mga boss. Tapos dito, yan, dito tayo sa kwarto. Yan. Ito yung ano, yung kwarto bari tapos na tayo dito. So yan, may lalagyan na rin natin ng abang sa aircon. Tapos yung mga outlet natin, yan, nakabang na rin. Tapos dito, yan, okay na rin to, may power na yan. Tapos yung ating mga switch, yan, rigang yung kilabit natin dito mga boss. Para isa rito, yan, dito magkakaroon ng ilaw yan. Tapos dito, sa loob, tapos dun sa gilid, magkakaroon din ng ilaw sa gilid. Yan. Nga pala mga boss, may mezzanine to mga boss. Yan yung ibabaw. Yan yung magiging mezzanine. Ang plano namin dyan, storage. Yan, magiging bodega yung ibabaw. Yan na rin yung pinakakisa niya. Ito na raw, wag na raw lagyan yung sa ilalim ng plywood, kahit di na raw i-double. Yan na raw yung magiging kisa niya. Tracket tayo sa ibabaw. Dito muna tayo akit sa hagdan. Ayan. Ayan, si Junel oh. Nagkakape. Ayan. Ayan. Ito yung ibabaw mga boss. Mezzanine. Ito yung ilalim nung kwarto. Ayan. Ito yung ating ginawang steel truss. Ito yung ibabaw mga boss. So, ito yung magiging storage nila. Ito yung mezzanine. Sinadjust ko to kasi mataas naman kasi itong ginawa natin trusses yung loob niya. Kaya sabi ko, lagyan na lang mezzanine itong ibabaw, pinaka-storage. Ang palalaman nila, kaya ito ginawa itong trusses ito, yung ilalim yung magiging ano nila, tambakan nila. Sabi ko, sayang. Sayang yung space. Kaya sinabi ko sa kanila, ito na lang yung gawing ano, storage. Kasi nga, sayang yung sa lalim. Sayang yung space. So, at least napapakalbangan natin itong ibabaw ng trusses. Dito sila maglagay ng bodega. Ayan. Tago pa, hindi makikita. Ayan. Malaki rin itong loob na ito mga boss. So bali yung nilagay natin ng ano rito, mezzanine. Yung kalati lang ng ating steel truss. Ayan. Baka sa susunod, pagkano, pa-diretso na rin ito. Ayan. Para mas malaki yung magiging ano nyo. Ang ano dito, yung unang plan namin dito, magkakameron ng hagdan. Dito sana yung hagdan. Yan dito sa ano yung
pag nandito pababa, railings. Eh, nagbagong plano. Sabi, wag na raw kahit wag na raw lagyan ng hagdan. Bilhin na lang daw sila ng hagdan na yung tigta 3,000 o 3,500. Yan. Bibira naman daw kasi umakit dito. Maglalagay lang ng gamit. Kaya kahit wag na raw lagyan. Plano natin, lalagyan natin dito ng hagdan. Tapos may railings. Yan. Sabi, wag na raw. Bilhin na lang daw sila ng hagdan. O nga naman, para sila makamura. Yan, ganito na lang din yung hagdan nila gagamitin nila. Para naalis daw nila, para pagka maglalagay lang, saka ilalagay yung hagdan pag-akyat. Si Junel, oh. Kuya Koy. Ayan, oh, Kuya Koy. So, ayan mga boss. Okay na tayo dito sa ano. Yan, pakita ko na sa inyo yung mga nagawa natin. Tapos to, railings. Ayan. Ikot ko lang yung camera. Yung ating railings. Yan, nagawa na rin natin yan. Yan, pababa. So bali na primer pala natin to, hindi pa natin napipinturahan. Yan, primer pa lang. Saka natin pipinturahan ng finishing coat yan, katulad nung sa kabila. Yan, alternate na kulay ng black and white. Focus na tayo sa ano, sa gagawin natin mga boss. Yan. Ipabrigid na natin yung ano, yung gate do sa exit na gagawin nilang akyatan ng gamit. So bali yung ating opening, yung lapad niya ay 132, tapos yung height niya 199. Yan, yan ang ating gagawin. Tara, tapasin natin mga boss. Yan, putol muna tayo mga boss ng yung lapad niya 132. Adjust tayo ng 0.2 para sa clearance. Yan, tapos iskulayin natin. Pag iskulayin natin mga boss, yan, i-degree na natin ganyan sa 45 para hindi na magdouble-double yung pag iskulayin nyo. Yan, bagay-taran nyo lang. Iskulayin nyo ito yung dulo nito, salubong nyo rin sa kabilang dulo. Yan. Para pag pinutuloy nyo ito, pagka kinawa nyo yung isa, naka 45 na rin siya, hindi na kayo magkakatulit. Yan, tapos i-grind na rin. So pagka-grind ito mga boss, dapat ang kaya ng guhit sa labas, huwag nyong titirahin yung guhit na yan. Kasi pag tinira nyo yung guhit na yan, iiksi yung puputuloy nyo bakal. Mawala sa sukat yung ano nyo. Yung kabilang side. Masabay natin yung dulo. Okay na yung kabilang side dito. Sa kabilang side tayo. Yung kabilang side dito, yung kasi yung dulo nya. Yan, po-portable din natin to. Yan, pagkabase din natin yan. Yan, okay na mga boss yung isa nating ano, yung isang lapad natin. So, kailangan natin ito, dalawa. So, ito na.
yung ano, yung preputo natin kanina, yan naka 45 na yan, hindi na natin kailangan di 45 pa. Yan, patong na natin ito rito, tapos kunin natin sukat. Yan. Pantay natin ito rito. Tapos kunin natin ito sa kabila. Yan. Yan, tapos kunin nyo ito yung ano nito. Ito, yung dulo nito, tapos guhitan nyo. Yan. Yan na yung sukat natin. Tapos ganyan lang itong gagawin nyo. Iskulayan nyo lang ulit. Tapos 45 nyo. Yan. Kabilang side. 45. Yan. Dito, salibungan nyo ulit. Cut nyo ulit. Huwag nyo kakainin yung guhit para hindi ikli. Yan, kung makakita nyo mga boss, pantay na pantay yung ating putol. Yan, oh. Dito sa kabila, tapos dito sa kabila side, pantay siya. Yan, okay na yung ating lapad, yung height naman yung ating puputulin. Yung height natin mga boss, 199. Yan. 199. Yan. May clearance na yun mga boss. Ang gagawin natin, gagawin ng mga ginagawa natin. Yan. Lagay lang ulit natin. Tapos, saka natin ipo-45. Dalawa yung kailangan natin ganito. Yan. 45 muna natin. Tapos tabasin na natin yung dalawa. So ayan mga boss, naputol na natin yung dalawang kailangan natin na lapad, tapos yung height, ayan, assemble na natin yung kanyang framing. Ayan si Junel, oh. Ayan mga boss! So layout muna tayo mga boss. Ayan, layout muna natin yung ating framing. Ayan, pabrikitin natin. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the world. Bago nyo i-welding ito mga boss, siguraduhin nyo yung pantay ito mga boss, yung ano niya, bago nyo ihinam. Pagka okay na, yan, ispat nyo. Tapos tingnan nyo muna kung naka-eskwala. Pagka hindi naka-eskwala, kabigin nyo. Yan. Yan, pagka naka-eskwala na, ispat nyo ulit. Yung ating ano, yung ating framing. Yan, okay na yung ating framing. Buo na. So, bali yung gagawin na natin dito, lalagay pa natin ito sa gitna. Yan, gitna nito. Tapos, ang magiging ano niya, steel matting mga boss. Steel matting. Katulad nung dito sa kabla, yung ginawa natin dito sa live streaming natin. Yung pinabricate natin ito. Yan. Ganito rin yung magiging ano niya. Kaya mating lang yung ginamit natin mga boss, sa likod lang naman kasi ito, likod ng bahay nila, kailangan lang ng harang para hindi maano yung mga bata. Marami kasi ang mga bata rito, baka malaglag, malilikot. Ayan. So bali yung ginawa namin mga boss, kinabitan namin, dito na namin ipabrigate yung ano, yung pinto para mabilis, isang salpakan na lang. Ayan. So, bali na ikabit na natin yung mga hinges niyan, yung mga hinge niya. Ayan. Bali, dalawa pa lang hinge yung nakikabit natin. Yung isa doon sa gitna, nalagyan pa rin natin yan. Ayan, maglalagay tayo dito ng flat bar. Nalagyan natin dito ng flat bar, paikot. Ayan, dyan sa ano, paikot na yan.
Nasa sa baba. Talagang flat bar yan. So, pinagtatabas ko muna si, ano, si Neil ng flat bar. Para ilagay natin dyan. After that, pagkatapos ng flat bar, magkabit tayo ng steel matting. Tapos muna tayo ng flat bar. Yan si Neil, tatapos ng flat bar. Ayun na, pagtapos na si Neil ng bakal, kakabit na natin ngayon. Ayan mga boss, ay kabit na natin yung flat bar. Diyan sa baba, sa taas. Ay, meron na rin yan. Pati yung mga gilid niya, may flat bar na rin yan. Ay, kakabit na natin na susunod yung steel matting. Yan. Pinatatapas na natin. Ayan yung matting. Tapos na yung ating ano, yung simple gate. Yan, napinturahan na rin natin yan. Yan yung gilid, napinturahan na rin natin. Yan. Tapos nilagyan natin ng lock. Yung lock niya, simple lang din yung lock niya kasi minsan lang naman kasi ito bubuksan. Lagi naman nakalock yan. Bubuksan lang nila to pagka may papasok silang gamit. Yan. Ito yung ating open area. Yan, sarado natin. Yan, lagyan natin ang temporary na lock, kawad. Tapos silang ano. Yan, ganyan lang mga boss mag ano, gawa ng simple gate para sa mga nagdi-DIY dyan. Yan. Sana may natutunan kayo at may bago kayong kalaman. Yan, sana may natutunan kayo sa video na to. Huwag niyo kalimutan na mag-like, comment, then subscribe at click niyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng gagawin natin video.